binuburan o fermented cassava. Wow! Simple lang po kung paano natin ito gagawin. Alright, mga kamandirigma. Isa pong magpalang araw ang aming andog sa inyong lahat. Sadyang ang biyaya ay nasa paligid lang. Basta importante, marunong tayong gumawa ng paraan. Ito nga't andito tayo ngayon sa ating bukid o oma. Tayo'y mangunguha ng kamuting kahoy, cassava o sa tawag namin na pare. Noong bata pa kami, ito yung nagsisilbing isang alternatibo na pagkain lalo kung nauubusan tayo ng bigas. At ang isang ginagawa nga nila dito sa cassava na ito ay fineferment. Noong bata nga kami ay binibenta ito bilang merienda. Si Lola Dofina ang expert niya noon. Shoutout sa mga tropang nakatikim ng ganitong recipe o ganitong klase ng pag-ferment. Pagkatapos ng balatan at hugasan, ay atin muna itong lulutuin. Yung saktong pagkaluto lang para hindi siya masyadong malusaw pag ito'y na-ferment na. Pagka naluto, set aside muna. Papalamigin bago ito lalagyan ng bubod. Pero syempre, humirit muna tayo. Titikman natin. Mainit, ayaw makagat. Ito na nga't ihanda yung box o kaya yung paglalagyan natin nitong ating binuburan. Kahit ano namang materyales ang ating gagamitin, basta importante, hindi ito papasukan ng singaw o kaya yung hangin. Ito po yung bubod, no? Ngayong malamig na itong kamote, ay saka pa lang natin ito lalagyan, no? Kailangan lang ito, yung bubod ay durug-durugin natin. Yung pinong-pino talaga. Para yun yung ipupunas natin dito sa kamuting kahoy. Ganito lang. Ito, lagay natin dyan. So, ito na po siya. Ngayon, saka natin siya tatakpan. Tapos, hintayin lang natin ng 3 araw o hanggang 5 araw bago natin siya bubuksan at pwedeng-pwede na itong kakainin. So, alright. Hanggang sa muli, mga kamandirigma. Naway hindi kayo magsasawang tangkilikin pa yung mga susunod nating mga videos. Maaari lang din po na pakishare, like, comment, at follow na rin po sa ating Facebook page. Mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright!